Someday you will know. Check. Someday. Basic. Siyempre pag nag-ML kayo mga babes, hindi pwedeng hindi nyo mabalitaan to, diba? Pero na lang kung pampalipas oras nyo lang talaga yung ML. At wala kayong pakialam sa community na ito. Pero yun nga, dahil masyado na akong rinding-rinde sa issue nung dalawa ni Renny J at ni Samantha, magre-react tayo sa kanta ni Renny J. So, syempre, bago tayo mag-umbisa dyan, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, at mag-subscribe and hit the notification bell para kada-upload natin and ma-notify kayo. So, ano pang inihintay natin? Let's get right into it. Let's go. Disclaimer lang guys, no. Kung gusto niyo mapanood ng buo yung kanta, yung link ay nasa description. Pwede niyo puntahan dahil ito po ay pure reaction video at puro reaction ko at opinion ko at information na galing sa akin na inyong maririnig, okay? So, tara. Sana natin 'to. At huwag kayong maano kung pakat kung putol yung kanta or what, no? Dahil ito nga ay reaction video at kung gusto niyo mapakinggan at mapanood yung buong video nang walang putol, eh pumunta kayo sa main video, no? At nasa description yung link. Okay, let's go. Okay, uy, samahan to. Issue. Text, yan. Sino din yung text niyan? Blinner talaga nila, yun, no? Aalis na ako. Today, papuntang ka. Oh, there's Renny J. Nag-ML sila, syempre. Aalis na ako today, okay. Sino ba to? Si Sumpak ba yan? Parang si Sumpak na yun, no? Okay, let's go. Titignan natin kung paano talaga kumanta dito si Renny J. Okay, wait lang guys, napansin ko lang yung quality nung music video nila is para siyang kinuhaan ng wala, normal na SLR tapos yung ibang shot walang color grading, no? Parang pero parang sinadya nila to as parang vintage yung dating. Eh no. Oh, siya pala yung kumanta noon. Yung ex pang ano, yung ang tawag doon parang pang outro ni Doggy. Siya si Max Dylan siya ba? O si WG4? Hindi ko alam, hindi ko alala yan guys. Wala lang kasi sakay ng eroplano, iiwan mo na ako. Literal na nangyari. At iniwan siya. No? Sumakay siya. No? Yung bagong issue ay Samantha ngayon. No? Sumakay siya sa eroplano ng iba. Bang! Kung alam niyo yung bagong issue nila guys, no? Nakita niyo yung may video pa, no? Na sana all na sa top, no? Yan. Comment down below guys. Hey. So yung t-shirt ni Sam doon, ano ah, ang tawag doon, dutan, FUBU. FUBU ba yun? So doon sa quality naman ng tugtog nung boses, no, syempre hindi naman sila totoong artist na yun talaga yung doon sila naka-focus sa pagkanta, no. Ano lang 'to eh. Parang si Doggy rin ganun. Focus sila syempre sa talagang saan sila magaling, which is the pro players ng ML, 'di ba? At hindi naman sila professional dito sa pagkanta.
hindi maiiwasan na lagyan talaga ng mataas na level ng auto-tune no, yung boses nila. Hey. So yung kwento niya is iniwan siya, no? So yun yung mga lalaki yan, si Prom, si Max, diyan si Weiji Boss, saka si Doggy. Ano sila? Sila yung nagko-comfort kay Rene J. Dito, dito lang sa video na to, guys. Actually, no, ang ganda dahil bagay yung quality ng video, no, yung concept at yung style ng music video dun sa kanta. Parang naalala ko dito yung mga kapanahunan ng E-Heads, no, Eraserheads. Ganyan din yung style, no, pero yung syempre iba pa rin pag Eraserheads kasi medyo alternative sila. Ito kasi may bagka lo-fi hip-hop to yung ginawa nila, no, pero bumagay pa rin, parang vintage pa rin yung dating. Eh. Hey. Kaya ano, kaya napapansin niyo parang hindi niyo napansin ko, parang siyang alam mo parang old school na na movie no dati, parang mga 90s. Yung mga ayan, yung mga subscribers natin na 90s diyan comment down below no, parang natatandaan niyo ba yung mga panahon nila Ding Dong Dantes dito, yung mga yung style lang ah, yung parang itsura no nung video na ganyan, parang old school. Ayan oh. Diba? At yung cinematic bar nila is nasa gilid, wala sa taas tsaka sa baba. Eh hey. Laptop talaga to si Doggy. Wow, okay. So, ni-ignore niya yung tawag ni Rene J. Ayun nga, dahil kaya nga airplane mode yung ano niya, ni-ignore niya lahat ng contact na ginagawa ni Rene J. Bago siya wales. So, parang ganun yung kwento. Which is na nangyayari. Ay, nako. Feeling ko kasi, feeling ko, no? Dapat tinan nila to, gino? Parang hindi sila nag-trick. Hindi, joke lang. Siyempre walang kinalaman to, no? Kumbaga, it's ano lang, coincidence lang. Parang ang sakit, no, na pag napanood nyo to. Eh. Muna ako. Dahil kay Basic to. Ayan na yung sakyan ni ano. Sinundo na. Tapos pupunta na sila sa bahay. Ayun na, pati yung font nung title nila sa dulo is vintage na parang area lang ata yan na bold area. Basta, ganun. Okay. So, yun. Yun na ang kanta ni Rene J na Airplane Mode, no? Parang sa napaka-ironic na gumawa siya ng kanta na tungkol sa breakup nilang dalawa ni Samantha, which is na nagkatotoo, no? At dahil sa isang airplane mode, yeah. Ayun, sumakay na siya, no? Sumakay na si sumakay na ang girl, si Girl Lalu, no? Sa ibang airplane. At nagpaka airplane mode na. At so yan, total reaction ko dun dito sa video is okay naman, no? Maganda, nakaka-LSS. At syempre, hindi natin asahan pa rin natin yung auto-tune nando doon. No, actually hindi naman talaga mawawala 'yan lalo na pag hindi ka professional talaga. Okay naman, no. Maganda pa rin naman talaga boses ni Rene J kapag kanta. Narinig ko na siya raw, no, sa mga vlog or anything kahit saan. At 'yon. Maganda. So, 'yon. At bago tayo, syempre, bago tayo matapos, lagi nating drill, don't forget to like, comment, share at mag-subscribe. Hit the notification bell para kada upload natin ay ma-notify kayo. Hanggang dito na lang at see you on my next vlog. Have a good day. Babush. Peace. God bless.